Nadakip na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril sa isang empleyado ng Ombudsman sa Quezon City nitong nakaraang linggo. Ikinanta rin niya ang nag-utos daw sa pamamaril sa biktimang critical pa rin ang kondisyon. Hanggang ngayon, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito na tinutulong nasa likod ng pamamaril sa empleyado ng Ombudsman na si Dean Jane Pangirigan. Kinilala ang suspect na si Marlon Neri, 47 anyos. Nadakip siya sa follow-up operation kagabi, February 1, nang makuna sa CCTV si Neri na hinablot ang bag ni Pangirigan sa Cordillera Corner, Quezon Avenue. Dalawang beses pa niyang binaril sa dibdib ang biktima bago tumakas sakay ng motorsiklo. Naging susi sa pagtukoy sa suspect ang kuha ng CCTV na yan at iba pang kuha sa mga kalapit na lugar. Nagtanggal daw kasi ng helmet si Neri kaya agad natukoy ng QCPD ang pagkakakilanlan niya. Lumalabas din na hindi lang pagnanakaw ang motibo ng suspect. At nabaktrack namin gamit ang mga CCTV sa Quezon City at nakita namin na ito ay hindi simpleng robbery. Sapagkat alam namin na may mga tao sa likod ng pagbaril kay Dayan, alam namin na hindi robbery sapagkat sinundan si Dayan mula sa bahay niya. Nabawi mula sa suspect ang isang baril, mga bala at motorsiklong ginamit niya sa pagtakas. Umamin si Neri sa krimen, pero giit niya, inutusan lang siya ng isang Dexter Cruz na katrabaho ng biktima. Dati raw kasinta ni Pangirigan si Cruz, pero nakipaghiwalay ito at tila hindi raw matanggap ni Cruz. Nagbayad daw ng 30,000 pesos si Cruz kay Neri para ipatumba si Pangirigan. Sinabi niya muna una sa akin na ano, may problema siya tungkol dun sa babae. Ano raw naging problema? Ginigipit po siya. Sa Facebook po, kasi alam ko nagkaroon sila ng relasyon, sabi niya. Sumasakit daw po yung ulo niya, baka raw matulungan ko siya. Naaresto na rin si Cruz kagabi, pero hindi dahil sa paratang ng gunman. Sinilben siya ng warrant of arrest para sa hiwalay na nakabinbin na kasong bigami. Tumanggi na siya magkomento kung siya ang nag-utos sa pamamaril kay Pangirigan. No comment. Ikinatuwa naman ng ina ni Pangirigan ang pagkaka-aresto sa mga suspect. Minsan na raw niyang nakilala si Cruz nang dumalo ito sa kanilang bahay. Actually, na-meet ko once. Kasi sa province po ako . Normal naman sa mother na magsabi ng always take good care sa kanilang mga anak. Nananatili pa rin sa ICU sa Pangirigan, pero nagpasalamat sila dahil na-resolve na ang kaso. Itinuturing na ng QCPD na solve ang kaso. Nagsampa na sila na mareklamang frustrated murder at illegal possession of firearms laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.